Lahat ng island group sa bansa, pataas ang kaso ng COVID-19. Pero kitang pinakamabilis ang pag-akyat ng bilang ng nagkakasakit sa NCR, mga probinsyang kalapit nito at nalalabing bahagi ng Luzon. Katunayan ang mga lugar na ito kabilang sa 10 rehiyon na tinuturing high risk. Ilan sa mga ito ang high risk na rin ang ICU utilization. Sa mga rehiyong high risk, tinututukan ng DOH ang tatlong lugar. What we'd like to flag are Calabarzon, Region 3 and Region 2, kung saan parehong bed utilization nila, lahat ng kanilang bed utilization ay naka-high risk na, at makikita natin no, na humihigit 80% ang kanilang ICU utilization rate. Sa NCR, maliban sa Caloocan, Mandaluyong at Manila, lahat ng syudad ay nasa alert level 4 na. Ibig sabihin nasa 7 sa bawat 10 kama okupado na ng pasyenteng may COVID. Una nang kinumpirma ng DOH na may community transmission na ng Delta variant sa NCR at Region 4A dahil hindi na makita ng pagkakaugnay ang mga taong nakumpirmang tinamaan nito. Pero paliwanag ng ahensya, hindi pa matukoy kung ito na ang laganap na variant sa Pilipinas. But the reason why there's caution at our end, kung bakit ayaw namin magsabi na predominant ang Delta, predominant na yung VOC sa ating sample run, is yung term ko kanina. The sampling methodology that we employ is very biased towards detecting the VOC. Inuuna natin at pinaprioritize natin masama yung mga lugar na may pagtaas ng kaso. Pero dahil mas marami na rin ang kits na magagamit para sa genome sequencing, inumpisahan na nilang magsagawa ng tinatawag nilang representative sampling, kung saan sinisequence na rin ang ilang sample sa mga lugar na hindi kataasan ng kaso para matukoy ang estado ng variants ng virus doon. At para maputol ang hawahan ng virus, active case finding ang kailangan. Ito yung pagbabahay-bahay para matukoy kung sino ang mga may sintomas na agad itetest at ia-isolate kung magpositibo. Mahalagang mapaigsi ang panahon ng pag-detect sa isang may COVID at pag-isolate dito. Yun nga lang, mismong DILG na ang nagsabi, hindi pa rin ito nagagawa. Sa ngayon po, medyo hindi maganda yung ating statistika dahil inaabot po ng 12 araw bago po ma-isolate ang isang nakumpirmado ng COVID-19 positive. Gusto natin pa-clean ito ng 6 araw, kaya po tayo nagsisipag. Ayon kay Densing, sa Metro Manila, nasa 20 hanggang 25,000 ang contact tracers, habang sa buong bansa, higit 100,000. Pero kulang na kulang pa umano ito. Hindi lang din ang bilang ng contact tracers ang nakikita niyang problema. Napansin po natin na maraming mga lugar kasama ng NCR na maraming contact tracers or may contact tracers, pero hindi nila nami-meet yung standards na ng case to close contact ratio. Gusto natin i-assess ang kapabilidad ng ating mga local contact tracers, lalo na po yung hinire ng local na gobyerno. Kami po may kumpiyansa sa mga local sa mga contact tracers na hired po ng DILG. Pero yung mga local contact tracers, mukhang napapansin namin sila po ang may kakulangan sa pagsasagawa ng isang maayos na contact tracing activity. Sa huli, bukod sa pagsunod ng publiko sa health protocols, mahalagang ang mga hakbang para mapigilan ang hawahan ay maayos din na maisagawa. Rafael Bosano, ABS-CBN News.